teca, teca. Coge tau. Teca, teca. Kailan kaya? Teca, teca. Ito na ang Tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Hola, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ba ngayon? Ha? 2022 na ba ngayon? Ha? Hindi pa. Hindi pa. Nagmamadali ka, senyor. May hangover pa ako eh. May hangover pa ako sa ilang araw na bakasyon, ha? At medyo humingi tayo ng konting bakasyon, senyora. Pero, siyempre, ngayon balik tayo. Trabaho na naman hanggang sa... 2022 na yan, ha? 2022 na tayo dahil ngayon po ay araw ng Lunes at 27 ng buwan ng Disyembre. Sa pangalan pa rin po na, ni Mayor Mon Ilagan, ngayon ay talagang busy-busy, no? Busy-busy si Mayor eh. At siyempre, kung gaano ka-busy si Mayor, ganun din ka-busy yung ating mga otoridad para aturgahin yung mga pangangailangan ng mga naepektuhan nitong bagyong si Odette, ano? Iyan eh. Isipin nyo, sinalubong sila nitong traditional na Pasko ng puro problema, di ba? Dahil hindi malaman kung saan matutulog, kung tapos kakapa-kapa, ito yung traditional na Pasko daw na kakapa-kapa sila. Eh, siyempre, wala kang ano eh. Pwedeng, siguro may mga kandila kahit papano na ginagamit, tapos kakapa-kapa ka na, hindi mo pa malaman kung anong talagang tubig ang iinimin mo, kung meron ba, kung ano rin ang kakainin mo. Isipin po natin yung mga naging problema ng ating mga kababayan dyan sa may area na yan. Mamaya ho, baka ho makapanayam natin ng aboitis para po sa kalagayan ng restoration ng power. Kasi napakahalaga rin ng power sa atin eh. Nakausap na ho natin ng NGCP noon. Ngayon, baka ho mamaya ay makapanayam natin ang aboitis naman. At ngayon, mga marami tayong dapat isialang-alang na ngayon ay panahon naman ng putukan. Oh, meron ng 13 ha na kaso ng mga naputukan. Oh, may mga 13 ha. Hindi po ako nagkakamali. May report na ang DOH tungkol dyan. At ang sunog, yun ang ingatan natin. Ang sunog, lalo. Ito yung mga panahon na kung saan ay sumasabay ang sunog eh. May nasunugan nga yung aming mga kasama na media eh. Si taga WB. Oh, nasunugan yung bahay nila. Sa konting ingat lang, konting ingat lamang po dahil medyo baka na we were carried away by the holiday, marami tayong nalilimutan. Ayun, marami tayong nalilimutan. Puyat pa tayo. Ayun, mabigat eh. Puyat ka, excited, medyo relax lang, cool and collected tayo ngayong araw nito. Pero bago lahat, buenas tardes po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw nito ng Lunes. Lalo-lalo na po yung mga alam niyo naman dito sa Pilipinas, pinakamahaba ang traditional na holiday nila pagdating dito sa traditional na Pasko. Kaya yung iba pa ho, wala pa. Baka yung iba puyat pa kagabi. Pero kahapon, nako. Kaya nga gusto ko makuha sana natin ang Toll Regulatory Board. Gusto ko lang malaman kung ilan yung mga sasakyan dumaan diyan sa NLEX, sa SLEX kahapon, ha? Eh kasi may mga nag-uwi yan eh. Nagulat ako, pero ganun kadami. Ganun na kadami. Kung ganun kadami ang nag-uwian, so hindi pala nag-uwian yun, ha? Ilan lang yun, ilan na hulang ho yun. Yung iba, baka bukas pa yun uuwi para magabol sa mga opisina nila bago ang atrenta. Kasi atrenta na naman. Wala na ho, pasok yan. Holiday na ulit yan, senyora. Sa darating na Huwebes, kaya kung papasok man yan, yung iba, baka nag-half day kanina at ngayon ay baka humabol ang mga kanina umaga umalis. Yan. At ngayon, kaya ang traffic hindi natin maiwasan. Mamaya makuha nga natin ang kalagayan ng traffic natin mamaya sa Metro Manila dahil hindi natin maiiwasan. Pero dito lang yan sa NCR. Pero ang NLEX at saka SLEX, kung pwede natin makuha yung kanilang spokesman para dyan at malaman natin ang dami ng mga sasakyan dumadaan po ngayon dyan. Kumuesta na po ang aking mga pinakamamahal na mga senyora
Diyan po sa iba't ibang panig ng daigdig at ganoon din po sa buong Islas de Pilipinas ngayong araw na ito ng Lunes. 27, tapos na po ang tradisyonal na Pasko, ha? Yung date ng Pasko. Pero ang Pasko sa Pilipinas hanggang Enero pa ho yan, ha? Iba ho maggunita ng tradisyonal na Pasko ang Islas de Pilipinas. Pinakamahaba po ang mga Pilipino kapag sila ay nagdiriwang nitong tradisyonal na Pasko. Pagtuntong ng ber, Pasko na sa kanila yan. Tradisyonal na Pasko na yan. Kaya matatapos yan sa Enero as a ispa. Sipo ng 2022. Doon pa lang natapos ang tradisyonal na Pasko ng mga Pilipino. Iba ha? Na may bigat din ano? At siyempre, pinag-iingat din tayo, nagpapaalala rin po ang National Task Force Against COVID-19 sa publiko, mag-ingat pa rin kayo sapagkat tumataso yung naitatalang bilang ng COVID-19 cases dito sa Islas de Pilipinas. Kahapon, umabot tayo ng 400, ha? Senyora, ngayon ay tingnan natin kung bumababa at may report tayo. Maka may report tayo mamaya kay sa iba ha, regarding dyan. Teka muna. Doon muna tayo sa fireworks, ha? Mamaya na natin pag-usapan, pero mamaya may report na po tayo mamaya sa COVID-19. Pero for the meantime, gaya po na sinabi ko sa inyo, ngayon putukan naman ang magiging problema natin, lalo na ng ating kapulisan o ng ating Philippine National Police. Dito sila tututok. Pero kasi pinintulutan naman gumamit ng paputok, yung regulated lang. Pero hindi natin alam, totoo bang regulated lang? Banood tayo, makinig tayo sa December 1 o sa 31 kung makakarinig nga po kayo ng mga pssst, ganun lang ang putok. Tingnan ko lang, sample nga. Isang sample nga dyan. Ayan. Dapat ganyan lang ang putok, ha. Tingnan ko natin at tingnan nga natin ng kaya kung ano yung related na may mga naputukan na po, ha. Fireworks related injuries na po natin ngayon, ha. Wala pa ang bagong taon, ha. Hindi pa ho ginugunita ang tradisyonal na bagong taon. Sa 31 pa ho yan, ha. Pero tingnan nyo, may mga ilan ang naputukan. Alamin natin mula kay Patrol 5, Ayayupanko. DWIZ Patrol Report. Hey, Aya. Ilan na? Nakapagtala na ngayon ng Department of Health o DOH ng halos 20 fireworks related injuries ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong... Kala ko 13 lang. Sa kanyang pulong balitaan, sinabi ng Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na sa unang pinakahuling record kaninang alas 6 ng umaga, nasa 19 na ang naitala. Ito ay 58% na mataas kumpara sa na-record noong taong 2020. At 67% na mababa naman kumpara sa 5-year average sa kaparehong panahon. Sinabi ni Berhere na ang lahat ng kaso ay dahil sa paputok, habang walang fireworks injection o stray bullet injury o nasawian niya. 37% sa mga naitala ay sa Region 6. Dagdag pa ni Berhere na sa 16 to 84% ng mga kaso ay nadali ng mga illegal na paputok, habang 3 o 16% naman sa mga kaso ay dahil sa legal fireworks. Dahil dito, 6 na kaso sa Boga, habang 3 ay dahil naman sa Piccolo. Ito si Patrol No. 5, ayaw pa ang kanagulat. Siyempre, matawad ang lakas ni DWIC. Okay, maraming salamat. Si Aya Yupanko, yan po ay situation report kaugnay po dito sa binabanggit namin sa inyo na mamaya magiging problema naman natin ngayon ang putukan, yung mga paputok na yan. Sapagkat pinaintulutan po yung iba na meron tayong regulated na paputok o fireworks. Kaya ngayon po mahaba ang pila dito sa may area ng Bukawi. Kaya kung pupunta kayo sa may Bukawi area, papunta kayo ng Maynila, ang haba ng pila. Ang haba ho ng pila ng mga sasakyan, senyora. Kaya doon nyo makikita, nag-uunahan na. Ang problema lang natin, sabi, regulated. Regulated nga ba ang mabibili nating paputok dyan? O pagdating ng tradisyonal na bagong taon o ng putukan, makakarinig ba tayo ng mga regulated na mga putok? O matitinding putok? Nagagaya ng Piccolo. Ayan. Gaya ng, ano ba yung mga matitinding mga ano? Puro matitindi mga pangalan yan na pag-oras na nakakalusot yan, senyora. Alam nyo rin sa Pilipinas, hindi ko maintindihan . Kaya sasabihin daw. Hihigpitan namin! Hihigpitan! Ang ganin! Anin ang higpitan? Minsan nakakadismaya.
nagugulat na lang kayo. Kala ko ba na regulated? Ayan, dyan lang lang tayo nagugulat pagdating na ng mga pag-alas 12, maririnig na natin. Antitindi na ng putukan. Sample. Yan, di ba? Mamahina yan. Hindi ganyan ang mga paputok namin sa Bukawi, sa Bulacan. Taga-Bulacan tayo, di ba? Parang sa Bukawi. Pag oras na talagang nilabas nila yung totoong mga illegal na putukan, dahil pa ano, bomba eh. Dahil pa bomba, yumayanig po, senyora. Kaya paalala lang po namin, marami ho ang napuputulan ng kamay, marami na ho ang nabulag, nagpapaalala pa rin kami kahit na sabihin pa natin na mahigpit ang presidente tungkol sa putukan, pero kaso, hindi ho, iba ho ngayon ang paghihigpit eh. Dahil pinahintulutan eh. Pinahintulutan yung daw regulated. Ayan. Masana po naman maging totoo yung regulated. Inuulit lang po namin. Paalala lang po namin. Gaya din lang ng, para lang yung kamukhaan ng pagpapaalala natin lagi tungkol dito sa pag-iingat natin sa COVID-19. Maingat ba ang tao nitong nakaraang traditional na Pasko? Nitong mga nag-holiday? For just porsyento, pag nakita po ninyo, matindi. Hindi ko maisip na ganun kadami ang sasakyan, ganun kadami ang tao, wala na ang social distancing, malabo po yun. Ha? Yun ang mahirap talagang ipairal. Na habang tayo ngayon nasa alert level 2, ha? Ang akala ko nga wala lang alert. Eh. Lagi ho natin, basta kasi sabi ko sa inyo, basta nagsasaya na, nakikarried away na sila dyan eh. Nakakalimot na rin. Excited po, senyora. Kaya kahit na paulit-ulit, sabi nga ni Dr. Ted Nervosa, mag-ingat, tumataas. Tumataas po ang naitatalang COVID-19 cases. Salamat tayo, bumaba ngayon, 316, ha? Almost. Kapansin-pansin daw po yung paggalaw ng reproduction number at yung pagtaas ng kaso simula po noong December 21. Isipin niyo yan. Ngayon mo, ang nakakatakot dito, may pang-apat na tayo sa Omicron. Pang-apat na tayo, senyora, sa Omicron. Ha? May kaso na tayo na pang-apat sa Omicron. Kailan lang natuklasan to? Dito, ngayong buwang ito ng Disyembre. Galing mo sa Amerika. Kaya ngayon, kung nakapagtala tayo ng 168 na COVID case noong December 21, na sinundan po ng 261 na kaso, tumase. Na ito po yung basis ni Dr. Herbosa. 168 noong December 21, 261 na sumunod na araw, umabot ng 433 kahapon. Yung new COVID cases natin, isipin niyo yan. Kung ganyan ang dating niyan, bilhin mo ilan yung sa 168 naging 433, ilan yung dinagdag na yan? Di ba mahigit na halos na 200, mga 300 na yan? Isipin nyo yun. Ngayon, nabawasan tayo, naging 300. Halos 100 lang naman ang kapagitan eh. Ilan lang yung pagitan? 100 lang, 100 pala. Almost 100 lang ang pagitan. Pero pinakikita lamang dito sa takbo nito, senyora, na parang mabilis. Pwedeng maging 300 ang dagdag, baka bumalik ulit tayo sa 500. Pag tumuntong na ho tayo ng 500, senyora, iba nang usapan yan. Yun ang nakikita ko. Dahil kasi po, kung titingnan natin ang sitwasyon, sabi ni, yung paliwanag po ni Dr. Herbosa, sakaling umabot tayo sa tinatawag na dalawa ang reproduction number, mangangahulugan daw po yan na bawat isang individual maaaring makahawa ng dalawang tao. O, mantangin niyo yan. Kaya, pakisuyo lang. Hindi pa ho tayo nakaka-recover dito sa naganap na bagyong si Odette. Pagkatapos sasabayan tayo ng pagsirit naman ng COVID-19. Huwag naman sana natin pagsabay-sabayin ng problema natin, senyora. Nasa sa atin lahat 'yan, mga amigos at mga amigas. At isipin natin, ngayon sa kasalukuyan nakatutok pa rin ng gobyerno dito po sa lugar ng Kabisayan at ng Kamindanawan. At ngayon nga, 85% pa lang ang nire-report ng NGCP na na-restored, 85%. Diyan po sa may Visayas at Mindanao pagdating po sa enerhiya o sa kuryente natin. Mamaya ho, nandiyan ba? Kailangan tawagin nga lang natin mamaya ang Aboitiz para makuha lang natin
yung ginagawa din nilang pagsisikap para ma-restore yung ating power dyan, lalo na sa may area ng Cebu, dahil alam niyo naman na isa yan sa mga maunlad na siyudad natin, ha? At maunlad naman na rehiyon dito sa Pilipinas, bira nyo, siya talagang napuruhan eh. Napuruhan po nitong ni Odette, senyora. Kaya paalala lang po namin, marami tayong isinasaalang-alang, huwag nating pagsabay-sabayin yung ating problema. Lalo ngayon, eto pa, dagdag pa, puto ka naman. Baka na naman ma-excite kayo, dahil first time kayo magpapuputok ng malakas, sasamantalain ninyo, dahil pinahintulutan ng presidente, magpaputok kayo ng regulated, yun. Kaya yung regulated nyo, baka mamaya, idodouble, palulusutin nyo na. Nako, yun ang mabigat sa lahat eh, ewan ko ba? Ang mentras tayo pinipigil, yan ang kasabihan dito sa amin sa Bulacan eh. Ha? Mentras tayo pinipigil, lalo tayong nanggigigil. Yun, ganyan, yan ang Pilipino. Okay, tingnan na nga natin at kung ano ang update natin, alamin natin yung restoration ng mga energy natin o ng enerhiya natin o ng ating power dyan po sa may area ng Kabisayaan. Nasa linya po natin ngayon si ito pong Vice President po ng Aboitiz. Siya po ang sandali lang po. At kaya kinokontak pa po namin at tinatry namin ma... Nandiyan na ba? Okay. Nakasumba siya? Isusumba natin? Okay. Nasa linya na natin si Sui Suarez ng Aboitiz Power Corporation. Siya po ang Vice President for Reputation Management. Sui, magandang hapon, Buenas tardes. Senyor Ray, Buenas tardes. Magandang hapon sa inyo. At least, nabigyan mo kami ng pagkakataon dito sa palatuntunan namin sa Teka Teka, sa DWIZ. Para at least, alam natin na ngayon, nakatutok pa rin siguro kayo sa pagre-restore ng ating... nitong ating pangangailangan enerhiya, power, dyan po sa lugar ng mga kuryente, dyan po sa lugar ng Kabisayaan. Kamusta na po ang sitwasyon na ginagawa po ngayon ng ating Aboitiz Power Corporation? Sinderay, una-una, umabati ako ng magandang hapon sa iyo at mm-hmm. mga taga-subaybayin ng mm-hmm. programa sa DWIZ. Okay. Una-una, salamat sa pagkakataon mo mm-hmm. para makapaghatid ng mga impormasyon mm-hmm. tungkol sa restoration ng kuryente sa franchise area ng Design Electric. No, Design Electric kasi ay subsidiary company ng Aboitiz Power. No, at, mm-hmm. At dahil doon, it's our pleasure to update no yung ating mga listeners sa mga energization efforts uh-huh. no, sa Cebu City. Okay. So, bali ang concentration nyo lang dito, Suwi, ang buong Cebu area? Ang Metro Cebu, actually, Senyor Reno, yung franchise area, yung franchise area ng Design Electric ay sumasakop ng Cebu City, mm-hmm. Mandawi City, Lapu-Lapu, Naga. Pati yung Lapu-Lapu. I mean, sir, bukod yun. Bukod na yun. Yes. Okay. So, it's really the four cities and then apat pa ng municipalities, Niloan, Consolacion, uh-huh. Linganilla, at saka San Fernando. Kasi, roughly, yung lugar na yan, we have about 8,990 kilometers worth mm-hmm. of wires dyan. So, mm-hmm. in fact, pinagdugtong-dugtong mo yan, ang haba niya is about four times the length of the Philippines. So, mm-hmm. from Apari hanggang General Santos, pabalik, tapos another, isa pang ulit, ganun kahabang ang limit at oriente na nandiyan sa lugar na yan. I see. So, paano ngayon, ilan na yung mga ilang porsyento ang masasabi natin na restore na? Thank you for asking that question, Senyor Ray. No? Sa mm-hmm. as of this, ngayon tanghali, mm-hmm. Pinatala namin about 21% of the electricity. 21% of our customers no, have gotten electricity. At in fact, kahapon naman, bilang sa pagtingin, looking forward, mm-hmm. Nagkaroon ng press conference kahapon sa Cebu. Mm-hmm. At doon, binanggit ng aming Design Electric Chief Operating Officer mm-hmm. na aming estimate, and the latest estimate is that by January 10 of next year, uh-huh. we will have restored 80%. Okay. Of the power to our customers. Mm-hmm. If you want to take a closer date, ang tinitingnan natin dyan ay 30%
Okay. 30% by the end of December, by okay. the end of this month. Mm-hmm. Yeah. Yan, we are talking about Metro Cebu only. Gano ba yan? That is correct. It is Cebu, Mandaue, Talisay, Naga, and then apat pa ng municipalities, Binuan, Consolacion, Mingganilla, at San Fernando. So pati pala Naga na epektuhan yan? Gano ba yan, Suwi? Oo, that's true. That's wow. correct, Senyor. No? Connect tayo pala yan. Correct, oo. So napakaraming mga bagay, no, assets na pod ng kuryente at yung mm-hmm. nasira dyan. Mm-hmm. In fact, sa huli namin pagbibilang, no, at nagbabago ko everyday dahil mas marami pang mga nabidiscovery na mga sira. No? So just to give you and the listeners an idea. No? Okay. Ang nabibilang po namin dyan as of most recent survey, no, 560 power poles. Ilan lahat yung transmission? Mga ilang transmission poles ang mga nadali? As of the latest count, no? And this changes every day dahil mas marami pang nabibilang. Mm-hmm. Pero as of the latest count, 560 poles. Na transmission poles yan? That is, yes, of different voltages. Mm. Meron 23,000 volts, meron 69,000 volts. Pero sa pagkabuang bilang 560 poles, tapos pagkabinilang naman natin yung ating power network, no, para siyang meron mm-hmm. yung backbone, mm-hmm. tapos mula sa backbone, sumasama-sama. No? Mm-hmm. So, if you look at a tree, meron puno, tapos may mga sanga, tapos mula sa sanga, may mas maliliit pa na mga branches. No? Okay. So, ang bilang namin dyan, there are about 544 line segments. Okay. And as of kaninang tanghali, 288 of these line segments, no, ay, or about 53% okay. na ang naayos. At sa pag-aayos niyan, we're also prioritizing certain areas. No? Uh-huh. Ang mga lugar na niyan ay yung mga ospital. No? So, okay. Sa bilang namin, there are about 32 hospitals in our franchise area. Mm-hmm. Out of the 32 hospitals, 26 or 81% na ang nabigyan ng kuryente. Ay, salamat naman. Napaka-importante dyan, mm-hmm. Senyor, dahil ang mga vaccines ay nai-imbak dyan. Maraming nasayang eh. Mm. That's right. So we're really prioritizing that. In fact, nung nakaraang linggo, isa sa pinakaunang circuit ng kuryente ay kung saan nakalagay yung Vicente Soto Hospital. It is the largest government hospital okay. in the city of Cebu. Yun ang isa, yun ang pinakaunang hospital na nabigyan ng kuryente. Maliban doon, nababanggit ko din kanina, I was listening to your program, importante din ng tubig, no? Mm-hmm. Dahil kapag walang kuryente, walang mapatakbo ng mga mm-hmm. pumps. So, mm-hmm. so, sa Metro Cebu Water District pumping stations, there are 119, no? And out of those 119, 49 have, or 41% have been energized. At yun din ay isa sa mga priority areas natin. Maliban dyan, syempre, ang telco. Mm-hmm. Para ang ating, yung mga major telco facilities mm-hmm. ay importante para ang ating mga kababayan ay maaaring makipag-ugnay na sa kanilang mga mahal sa buhay, no? Okay. So, may mga ilang towers ang nadali sa inyo? May mga towers din ba kayo? Wala kami towers. High voltage transmission towers, mm-hmm. yan naman ay pag-aari ng NDCP. No? Ayun. Yan yun. At mula dun sa high, just to inform our listeners, no? mm-hmm. mula sa mga power plants, yan ang pinadala through a high voltage towers ng NDCP. Mm-hmm. So mula doon ay binababa naman patungo sa mga cities and municipalities. Mm-hmm. At doon naman sa sinasaling ng mga transformers kung saan ito ay binababa sa mga mas mababang voltage between 69,000 volts and 23,000 volts. Ultimately, yan ay tutungo naman sa mga poste sa mga ating mga kabarangay mm-hmm. at mula sa matataas na voltage bumababayad sa ating ginagamit na kuryente ng mga 220 volts sa bahay. Iyon. So, yun. At this point, inaasahan natin na by January 10, almost 80% ang inaasahan natin na marirestore na natin lahat yan. Yung mga that problema is correct, na yan. Mm-hmm. That is correct. About we're looking at 80% restoration mm-hmm. January 10. Okay. Also, just to give ang ating mga kapasama sa Cebu ay date to look forward to. About 30% mm-hmm. bago matapos ang taon. I see. Ito naman, at least kahit na yung pagsalubong nila ng traditional na bagong taon ay medyo maganda-ganda na. Kahit pa paano, Suwi. That is correct. And actually, we really ask for the understanding of our
of our the residents of Cebu, no? Mm-hmm. Because as I mentioned, na napakalawak at napakalaki nung pinsala na dinulot ng bagay nito. In fact, marami nito sabi na ito ay isa sa pinakamalakas na pinsala ng bagyo sa nakaraang tatlong dekada. Mm-hmm. Dahil doon, as I mentioned, salawak din ang mga assets, no? Like uh-huh. I mentioned, 8,000, almost 9,000 kilometers worth of wires have to be inspected and checked and make sure that tumaandar yan. Uh-huh. At saka, oh by the way, gusto ko po nang banggitin sa inyo na meron tayong, ang design electric ay may mahigit na 300 linemen na nagtatrabaho round the clock. No? Uh-huh. At hindi lamang kasi sila ang nagtatrabaho dyan. No? Okay. Meron 182 linemen from okay. the different distribution utilities and electric cooperatives. Uh-huh. Natuhong mo sa Cebu. No? I would like to mention them and to thank them. No? Ang mga yan ay nagmula sa Meralco, Cepalco, mm-hmm. San Fernando mm-hmm. Electric, Angeles Electric, Dabupan Electric, Tarlac mm-hmm. Electric, and Iligan Light. No? Maliban pa dyan, nagdagdagan din na ng mga linemen from the subsidiary companies of Abortis Power, no? Davao Light, Itabato Light, and Subic Energy Zone. So we lahat sila ay nagtutulog okay. sulong okay. to restore power. Okay, so we may idea ka ba kung mga, more or less, ilan ng mga inabot ng ating estimate damage? Diyan sa ating, we don't have yet, but thank you for that question, sir. No, wala pa kami estimate doon sa halaga ng danos no, okay. na natulog doon. The detailed engineering valuation of the assets that okay. have been damaged has still to be done. No? Okay. So anyway, mga kaibigan, na maraming salamat, Suwi. Eh. At least na nalaman natin kahit papano, we are trying our best to yung... nagsisikap po sila ngayon para dito sa at this point may sasabi nating minor restoration operations ang ginagawa natin ngayon na kung saan patungo po ito sa tinakatawag nating major damage done para po sa power network natin, di ba? Tama ba, Suwi? That's true. Mm-hmm. That's true. And like I said, no, saludo kami sa lahat ng mga linemen that are working there mm-hmm. Day and night, eh. Halos walang patid na kami ng pagtrabaho. Mm-hmm. And we have already spent their Christmas, senor, okay. on the field. Yeah, and we really appreciate okay. their service. Ika okay. nga ng isang journalist sa Cebu, uh-huh. at tawag sa kanila, the new frontliners. Ayan. Maraming salamat, Suwi. Tama ka. Napakaganda okay. ng term para okay. sa kanila. Okay. Tama yan. Okay, Suwi, so, thank you so much for being with us. At salamat sa pagdugon mo sa aming palatuntunan sa Teka-Teka upang mabigyan mo kami ng mga impormasyon kaugnay dyan sa nangyaring epekto ng damage at itong naging epekto ng kalamidad na ginawa nitong itong super typhoon na si Odette. Salamat maraming. Thank you rin, Senyor Ray. No? Salamat sa pakakataon to speak at your program sa TWIZ. Okay. And welcome. We hope to provide more information, no, as we progress in the repairs. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat din, Suwi. Si Suwi Suarez, mga kaibigan, ang Vice President for Reputation Management ng Abortis Power Corporation. Magbabalik ang palatuntunang Teka-Teka. Magbabalik po si Senyor Pacheco pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 4 minutos. Magkalipas ang alas 5 ng hapon. Teka-teka, alas 4:30 na! Hola! Buenas tardes! Puto ka na. Okay, magpapuputok ng gusto, ha? Delegado, ha? Ingat. Ang hirap eh, ang dami nating. Oh, anyway, nasa ikalawa, tulimbagi tayo ng ating panatuntunan, Teka-Teka sa DWIZ. At ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, sa pangalan pa rin po ni Mayor Mon Ilagan. Makasama niyo po hanggang alas 5:30 ng hapon. Meron ba tayong bagyo? Meron ba? O tahimik tayo ngayon? Tatahimik siguro. Sana naman maganda ang magiging kalagay ng panahon natin, ano? At kasi katatapos pa lang ho ni Odette, hindi pa ho kami nakakahinga, please. Pwede ba? Wala na munang bagyo. Anyway, ngayon po ay gusto naming paalalahanan ng lahat. Inuulit-ulit lang natin yung health and safety protocol sa COVID-19. Palagi pong ipatupad natin yan at sundin natin yan. Inuulit lang po namin lagi. Grabe kasi. Grabe po. Di ba? Ewan ko sa inyo, kung ano observation nyo sa mga nakalipas na araw, grabe ang dagsa ng tao sa mga pasyanan at saka sa mga mall. Kahapon nga ho, umuwi kami, sa isang
hindi ko alam na ang sasakyan eh ganun kadami sa North Expressway. Kaya gusto ko nga malaman sa NLEX eh, kung ilan ba yung na-monitor nilang sasakyan ang dumaan kahapon. Yung umuwi ah, ang dami. Siksikan. Gusto namin, gusto mo kumain doon sa ano, sa mga, di ba may mga station, ano, gasoline station, kakain ka. Alam mo ba kung ano yung tsura, engineer? Wow, hindi ka makakapasok. Sus, hindi Mario, sir. Hindi ka makakapasok. Eh, kasi pumasok ka, para ka, pipila ka. Para ka kumain, hindi ka makakakain. Pipila ka, maghintay ka ng ilang oras ata bago ka makakain. Yes, kanay! Ang problema, hindi mo malaman kung saan mo ipaparada sa sakyan mo dyan. Sa dami ng sasakyan sa loob. Isipin niyo yun? Inisa-isa ko eh. Pasok ako rito, ay, nakita ko puno pa rin. Ay, isa-isusunod naman, ay, puno pa rin. Ay, wala na. Katapos, makita mo ang daan namin sa loob ng NLEX, para kaming nagdadaan sa EDSA. Isipin mo yan? NLEX, para ka nasa EDSA. Oh, isip-isipin niyo po yun, mga amigos at mga amigas. Ha? Kaya ako sinasabing, grabe, dagsa ang mga pasyalan talaga at mall. Bata, matanda, sabik talaga. Eh, wala. Hindi naman natin mayalis eh. Nakita natin ang kasabikan ng mga Pilipino na makapamasyal at makapamili. At may mga pagkakataon, talaga nakakalimutan na yung mga... Talagang nakakalimutan po talaga. Yun na. Yun na ang pwede ko na sabihin. Talaga na nakakalimutan na po yung panuntunan laban po sa COVID-19. Ayan. Hindi ba sumasagot ang NLEX? O di SLEX? Tingnan mo kung baka sumagot naman ang SLEX. Pag hindi sumagot, so, ang ano naman, yung San Miguel. Yung sa T-Plex. Ang daming plex na yan. Pag hindi, ang Toll Regulatory Commission. Ayan, ang Toll. Siya yung spokesperson nun? Lang Toll? Di ba? Pwede na. Siyempre, sa kanila yung monitoring yan eh. Sa kanila yan nagdadaan eh. Okay. Lalo na yung ano ha, ulitin nun natin ha. May mga pagkakataon nakakalimutan talaga yung mga panuntunan. At kaugnay nito, eh di ba sabi nga nang tiniyak nagbigay ng pahayag. Tingnan nga natin kung makukuha natin ulit ang spokesperson ng Philippine National Police dahil kasi very very significant at napakaimportante po ng kanilang role ngayong panahong ito. Ang dami nilang iintindihin eh. Ito pong mga tinatag na health protocols at nakaintindi nilang putukan blues dahil putukan na naman eh. Kailangan na naman nandiyan ang pulis eh. Oh, wag lang naman sana yung pulis na pagtatakpan yung akana, huli. Akana yung mga ano yun. Akana yung pamutok yun eh. Bawal yan ah! Tapos pagbibili sa iba, wag naman. Bisa may nangyayari naman ganyan. Kaya nagtataka ka, nakuha naman yung mga paputok, nakumpis ka naman, nagtataka ka, puputok ulit yung mga paputok na nakumpis ka na. Yung pala naipagbili. Ha? Naipagbili sa iba. O kaya sila nagpaputok. Yun ang mabigat doon. Wag naman sana ganun, senyora. Pero wag naman ganun. Siguro sabi nga ng mga otoridad natin, may maingat sila ngayon dyan. Dapat minomonitor nila ang kanilang mga kahanay, yung ating hanay ng mga pulis. Okay. Ngayon, sabi nga natin, dapat mas handa ngayon itong ating Philippine National Police sakaling magkaroon muli ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Dito sa Islas de Pilipinas. Kasi sila na naman eh. Biro mo, lockdown na naman. Pulis na naman yan. Di ba? Kapapahinga lang ng pulis eh. Pero sabi nga ni Secretary Duque sa akin, alam nga naman senyor, babantayan mo, bawat namamasyal sila, babantayan mo ng pulis. Nandun sila sa bahay, nagsasaya sila, babantayan ng pulis. Pwede ba yun? Oo nga no. Sabi ko naman, oo nga no. Babantayan ba ng pulis yun? Nagkakasayaan sila? Oh, medyo, mga pulis po kami. Medyo wala akong social distancing ang bahay nyo ah. Masasabi pa ba natin yun? Wala. Miski na ho sa loob ng mga tahanan, wala na po ang social distancing. Yun po ang isang mabigat dito. Lalo na talaga ngayon, may kaso na tayo ha. Apat na ang kaso natin ng Omicron variant na naitala ng Department of Health. At ayon po sa pamunuan ng PNP, ito pong Administrative Support for COVID-19 o yung ASCOP, nakalatag na po yung kanilang ipatutubad na mga health and safety protocols sakaling sumirit. Tignan mo, nandun na tayo lagi ngayon. Isipin mo, kailangan maghahanda na tayo. Pag sumirit ulit yan, ito, may problema nga tayo eh. Ito namang problema natin, itong mga ospital, o di ba? Itong ospital naman natin, hindi ko naman maintindihan ng PhilHealth.
Hindi ba natin makukuha talaga ang pila? Tayo ba magsalita? Ha? Na ngayon po kasi ang mga ay itong private hospital association ay nagbabala na po na magkakaroon sila ng holiday. Nako, pag tinabi na kantahan mo nga ako ng It's a Holiday. Engineer, kantahan mo nga ako ng It's a Holiday. Isipin mo naman pag magma-holiday pa naman, pag nag-holiday po itong ating mga ospital, ano na mangyayari? Ano na mangyayari? At sumirit ito. Kaya, bakit pa natin hihintay sumirit kung magagawa nating kontrolin ang ating mga sarili? Isipin nyo, yung mga commuter, anak ko, talaga naman, yung mga commuter natin, senyora, isipin nyo yung EDSA bus carousel natin, kahit mamahaba ang pila ng mga pasahero, patuloy na dinadagsayan, ha? Na kung napanood nyo kahapon. At nung nakarang linggo, pinag-utos nga po ng LTFRB na ihinto yung pagbibigay ng libreng sakay diyan po sa mga authorized person outside of residence o APOR dahil sa kakulangan ng budget. Pero ito po, yung panawagan ngayon ng mga pasahero, ibalik yung libreng sakay o magbukas ng mga alternatibong pampublikong sasakyan. Yan ay, punuan din yan pag nagkataon. Para daw po mas convenient at mas mabilis ang biyahe sa bus kumpara sa MRT. Totoo naman, pero kaso, punong-puno naman. Wala nang social distancing din yan. Kaya po, yun po ang aming isinasaalang-alang senyora. Ewan ko kung paano gagawin natin dito, ha. Sa ngayon, nakalatag na po yung kanilang ipinatutupad ng mga health and safety protocol sakaling sumirit yung kaso ng COVID. Kaya todo, paalala po ang ating Philippine National Police, senyora, sa kanilang mga tauhan at publiko na wag, eto na naman, lagi tayo. Ilang beses ko na ba sinasabi ito, engineer? Wag magpakapante. Binabagalan ko na lang para magpatawa na lang ako. Wag magpakapante. Pante. Elepante. Ayan. At istriktong sumunod pa rin sa minimum public health standard na hindi na tayo bumalik sa pinakamataas na alert level status po ng quarantine classification natin. Porcento, manong awa mo na. Napakarami nang nagsakripisyo, marami na po, ha? Sabagat alam na ho nating marami na ang namatay. Marami na rin ang namatay dahil sa sakit. Hindi sila namatay dahil sa ano, ha? Dahil sila ay nagkaroon ng COVID dahil mga frontliner po ito, eh. Anong gagawin natin? Biro mo, talaga susugo dito, eh. Police, doctor, nurses, at mga media men. Ang media men, hindi maaaring hindi susugo, eh. Kaya po, napakarami na nagsakripisyo sa pandemyang ito. Kaya huwag na sana nating hayaang masayang. Masayang dahil sa sobrang pagsasaya. Ayan. Masayang dahil sa sobrang pagsasaya. Pareho din ang dating, ano? Sayang, magpagsasaya. Ayan. Yun lang po naman ang laging pinagtutunan natin ng pansin. Pagtunan po natin ng pansin yung mas ligtas at masayang paggunitan ninyo ng tradisyonal na bagong taon. Ang dami-dami nyo sa saanang-anang. Itong tinatawag nating protocols, health and safety protocols, at yung pagpapuputok ng labis dahil baka pumaputulang kayo ng kamay. Ayan, maputulang kayo ng, buti kung kamay lang napuputol, di ba? Ang iba nabubulag, eh. Yan po, ha. Ito po ngayon ang mga pinaalala namin sa inyo, ha. At may report na ho tayo kung ilan na po yung effect ng itong firecrackers related, ha. Dala-dalawa na po ang inintindi natin, ha. Dahil kasi wala na po, dahil tuloy-tuloy na yung ano natin, eh. Pag-aasikaso ng gobyerno o ng ating kinaukulan dito po sa mga naepektuhan ng kalamidad nitong si Odette, ha. Ngayon po, nagre-recover sila. Habang tayo naman, nagsasaya yung iba dahil walang problema, pero baka gumagawa tayo naman ng problema. Sa halip, malaking tulong tayo kung hindi tayo gagawa ng panibagong problema. Dahil meron na nga tayong problema, eh. May problema na tayo sa Visayas at Mindanao. Dito sa Luzon, medyo okay tayo. Baka naman gumawa nga tayo ng panibagong problema, sumirit tayo dito sa COVID.
o kaya magkaputukan ng mga kamay natin. 5-10%. Iwan na natin yung hindi magagandang na idudulot ng virus. Wala na, hindi na natin makuha pag-asa? Wala na rin pag-asa? Wala nang kapag-apag-asa yung pag-asa na yan? Wala na. Ayaw na magbigay ng pag-asa? Oh, wala na rin yung sumasagot. Ano yun, nagpa-party na rin sila? O nagpapuputok na rin? Hindi sumasagot. Pati yung Metro Base, wala na rin? Ayaw na rin magbigay ng traffic? Ang Metro Base? Marami atang nagsasaya ngayon. Marami atang may hangover talaga ngayon. Nakita nyo? Nakita nyo? Kung gaano katindi ang hangover, sabi nga natin eh, yung excitement at talagang pananabik ng lahat. Sabi nyo ha, pananabik ng lahat. Eh kahit na nga ngayon eh, tinan nyo, pag-asa, party. Baka oh, banana lang ho namin sa inyo dyan ha, baka kayo sumusobra. Inuulit ho namin, social distancing. Iwan natin yung magagandang na idulot ng virus. Iwan natin yan. Iwan na natin ang hindi, ha? Hindi ho, ha? Hindi maganda. Yung hindi magagandang na idulot sa atin, madala tayo. Sa bagay, hindi naman nadadala Pilipino eh. Eh, ito ngang paputok eh. Kailan nadala ang tao? Meet me, lagi na nga kahit na ipakikita pa eh. Ipakita pa na, ito po ang mangyayari sa inyo pag nagpaputok kayo. Wala rin. Mamaya ho, pagdating ng alas 12 ng ating gabi, pagdating ng 31, alas 12 ng ating gabi, mantakin nyo yan. Nasayang lang lahat ang campaign na ginawa ng DOH. Gumastos tayo ng maraming pera sa campaign na ito po mangyayari sa inyo, pero wag ka, makikita nyo, punong-puno ang emergency hospital natin. Mabuti nga ngayon, nabawasan ng konti. Konti. Baka naman dahil sa kasabigan, dahil nga ang haba ng lockdown natin, parang nakawala sa koral yan eh. Nakita niyo po ngayon? Eh, pagkatapos, isasabay din itong putukan. Nakikita mo ba yung nagpuputok sa atin doon sa ano? Yung mga bata? Nakikita mo, parang baliwala lang eh. Pak! Putok ng putok yun. Bukas, iba na yung pagpuputokin yan. Kamukha na ng, ano yan, yung whistle. Paano yung whistle yan? Yan ito yung delikado eh, sa amin eh. Pag yan, yan. Hindi, yung lalo na, yung ano, yung whistle, yung, yung gumaganon, nako, matindi ho yan. Yung picolo. Picolio ba yun? Ang tawag natin? Picolio. At saka yung mga, may mga malalaki tayong ano eh. May tawag kami dun eh. Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng mga paputok na yun. Pero ayoko na ho alalahanin dahil ang dami na hong nadisgrasya at marami na po ang talaga nakita nating naging inutil. Mga putulang kamay, putulang daliri. Isipin nyo yan. Nabulag. Yun ang mabigat eh. Yung nabulag. Nananahimik ka sa bahay mo, napakaganda ng kalagayan mo dahil lang sa pagsalubong mo at sa kagalakan mo. Huwag ho tayong sumobra sa galak. Huwag ho tayong sobra sa kasiyahan, sa pagsasaya. Huwag. Pagtunan natin ng pansin ang mas ligtas at masayang pagsalubong na gagawin ninyo dito sa tradisyonal na bagong taon. At iwan na natin ang hindi magagandang na idudulot na yan ng virus, lahat ng paputok, bagamat hindi dapat kalimutan ang mga kabayanihang naganap at mga aral na naituro nito pong pandemyang ito, muli, uulitin namin, huwag tayong maging pasaway sa lahat ng aspeto na magbidulot sa atin ng problema. At ingatan ninyo ang inyong sarili, sampu ng inyong mga pamilya. Yan lang po ang may papaalala ng palatuntunan itong teka-teka. Lagi nyo tatandaan yung palatuntunan naming teka-teka. Bago kayo kumilos, teka-teka. Bago kayo magpaputok ng malakas na paputok, teka-teka. Bago makita ninyong, teka-teka, tingnan natin, mga sobra na tayo sa pagpaparty, sobra na ang maraming tao, bawasan natin, teka-teka. Kaya inaasahan po namin ang lahat ng inyong hakbanging gagawin sa pagsasayang ito sa pagsalubong ng 2022. Lagyan nyo lagi ng teka-teka. Lagi nyo pong huwag kalilimutan ang aming palatuntunan dito sa DWIZ. Sa pangalan pa rin po ni Mayor Moni Lagan, si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabing, don't worry, be happy. See you tomorrow. Bye-bye. Adios. Hasta la vista. Ang tabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali, ang programang Mare ng Bayan kasama si Mare Yao. Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:30 ng hapon. Teka, alas 4:30 na!